Buwan naman ang World Championship fight para sa taong 2024. At dito, dalawang Pilipino ang walang takot na lilipad sa Japan. Yan ay ang dating magkaribal sa Super Flyweight Division. At ngayon, sanggang dikit na sa labas ng lona. Yan ay sina Jonas Soro Sultan at Jerwin Prieto Boy Ancajas. Ang Pinoy Boxing Star at former IBF Super Flyweight Champion Prieto Boy Jerwin Ancajas ay ready na para dumayo sa Japan at para sungkitin ang WBA World Title ng nakababatang kapatid ng Japanese Monster at 2023 The Ring Magazine Fighter of the Year na si Takuma Inoue. Nagaganapin ngayong February 24 sa Tokyo, Japan. Maalalang nakatakda ang kanilang laban noong Nobyembre. Ngunit sa kasamang palad ay nagkaroon ng rib injury si Takuma sa kanyang sparring sa training camp. Ngunit para kay Jerwin, okay lamang ito. At walang problema na magantay ang dating world champion. Magugunit ang naging impresibo ang patikim ni Jerwin Ancajas matapos ito umakit ng timbang. Kaya nitong nakaraang Hunyo ay isang bagong Jerwin Ancajas ang ating nakita matapos makapagbigay ng 5th round knockout kontra sa Colombiano. Tila ipinaalala sa atin ni Jerwin Ancajas kung gano'n siya kabagsik at kahusay sa ibabaw ng lona. At isa pang magandang senyales na komportable ito at mas malakas sa mas mataas na timbang. At sa laban ni Jerwin Ancajas sa Japan ay hindi ito nag-iisa. At kasama ni Jerwin Ancajas bilang undercard ang one punch ng Pinas na si Jonas Sultan. Isa pang nakapagbigay ng impresibong laban nung huli itong tumapak sa ibabaw ng ring noong Setyembre kontra sa Amerikano si Frank Gonzalez. Sasagupain ni Jonas Sultan ang isang Japanese prospect na si Riku Masuda bilang undercard ng Ancajas vs Inoue para naman kay Jerwin na naging makulay ang karera sa Super Flyweight Division. Makuha kaya niya ang pangalawang world title sa kanyang bagong division? At para naman sa two-time world title challenger na si Jonas Sultan, ito na nga kaya ang bagong simula para makakuha muli ng world title shot? Kaya naman bago ang kanilang nakakapanabig na laban sa February 24 sa Kokugigen Arena, Tokyo, Japan, ay samahan niyo akong balikan ang kanilang mga naging impresibong knockout performance kontra sa mga Hapon. Ang unang laban ay sa pagitan ni na Pretty Boy Jerwin Ancajas kontra sa Japanese challenger na si Teiro Konishita. Ito ay para sa IBF Super Flyweight title ni Pretty Boy na undercard ng laban ni Pacman sa Australia kontra kay Jeff Horn. Always in great shape, and of course, Ancajas has really an olympic punch of Kinoshita. But Kinoshita, very, very good body. Yeah, same overhand left. First round action, this is scheduled at 12. And wherever you're watching around the world, it's very warm here, right down, and it's just after noon time here. People will be in this arena. This is there's something to be said for these guys going the full 12 rounds, but Ancajas stands very, very big. Nice, sneaky left hand on the inside. So while he's not a big puncher, he knows what he's doing in there when the pressure's coming on him. Downstairs, and that'll catch up with this. Oh, that was a good shot. Hits the brain and paralyzed you. Another left hand on top of that right eye. You know, kind of like the Cuban fighters, like, you know, she's from Japan. He's tough, though. He caused her eyes sometimes, and they're hitting a lot to swell up much more severely. Gonna dig. He dug hard to the body. They break the two guys. Look at the hand speed. Ang Pilipino sa Japan